So guys, please support also, no, ang isang kasamahan namin na pini-feature ko po, no, in this vlog, si Fisher Reef TV channel. Kasi hindi pa po siya monetized, kulang pa po ng subscribers yung kanyang YouTube channel. So nandyan din po sa baba yung kanyang link. Siya po yung priority namin na ma-subscribe, okay? So sa mga busy po, no, na hindi po ma-subscribe lahat yung 20. So at least itong si Fisher Reef, siya po ang priority namin. Okay? So maraming salamat po guys, mga kalingap, no, sa inyong suporta. Hello guys. Ladies. Ito yun, oh. Cornish. Walking muna before mag-reaction kay Tatay Libay. Ayan. Diba? Ang ganda din ang Cornish. Ayan, oh. Tour muna. Yun. Galing, no? Spread love. Init, guys. Buddies. Bye-bye. Muna tayo. Mamaya-maya. Nakita tayo, ha? Good morning! I'm back! Arating na namin sa bahay, guys. Buddies. Galing sa Cornish. So, yung sabi ko na, i-continue ko to pagdating sa bahay, yung reaction ko patungkol kay Tatay Libay. Nung unang ano ko sa kanya, yung interview niya kay Kuya Val, natutuwa siya doon, guys, kasi may nakakilala sa kanya na kasamahan niya dati sa Jeddah. Ngayon, guys, sa video na to, galing to kay Kuya Val Santos Matubang. Kuya Val Santos Matubang, hi! Ate Edna and Kalingap Rab and the partners, Kalingap Teams. Okay, guys? So, dito ko nalaman pala, guys, na nagtatrabaho pala siya sa factory ng plastic sa Jeddah. So, ang conclusion ko doon niya nakuha yung sakit niya na tuberculosis at saka sumabay na rin ang diabetic niya. Ang tuberculosis, guys, matinding gamutan ito. So, ngayon, sabi pala ni Tatay Libay, may naipon din pala siya. May mga napundar din pala siya. Kaso lang, naubos doon sa kanyang gamutan. Guys, hindi ko minasama si Tatay Libay, ha? Na-touch lang ako kasi OFW din ako. So, listen, learn ko din ito or sa atin man. Kaya, sinubaybayan ko si Kuya Tatay Libay. Hindi to ano, ha, hindi to pagda-down kay Tatay Libay. Hanga-hanga ako sa kanya. Kasi hindi naman natin alam kung anong mangyari sa atin pag tayo nang umuwi sa ating bansa. Hindi natin alam. Kasi ang tagal nating nawala sa lugar natin. So, ngayon, sa kwentong ito ni Tatay Libay, ito ang nagbibigay ng lesson sa atin baga aware tayo kung ano mangyayari sa atin sa Pilipinas pag-uwi natin, ha? Panoorin natin ang discussion nila ni Tatay Libay, ang interview ni Kuya Val Santos Matubang, guys. Okay? Ay, magandang hapon po. Kayo pala si Mang Libay. Ayan. Kumusta kayo, Tay? Ayos naman po. Okay naman ang lagay ninyo. Dito kinakatira tayo sa isang maliit na kubong ito. Ayun. Nasaan tayo yung pamilya mo po? Wala na po. Wala ka na yung pamilya? Wala na po. Nasaan po si misis nyo po, Tay? Nag-agom na po ng iba. Nag-asawa ng bago? May anak kayo, Tay? May anak? Isa lang po. Nasaan ang anak mo ngayon? Nag-agom na din po. Kaya may asawa na rin po. Sa po. Kaya nag... Tumira na lang ako dito sa... Dati kayo, Tay, na pumunta ng ibang bansa. Opo. Anong bansa, Tay, ang pinuntahan niyo? Jeddah po. Jeddah. Anong taon po yun? Simulang 1990 po hanggang 2011. Ah, ganun. Kaya lang po, nung maubos na... Matagal-tagal na rin po, ano? Ilang taon ka na sa abroad sa Jeddah, Tay, ang taon? Balot 21 years po. 21 years kayong nasa Jeddah. Anong trabaho niyo po doon? Factory po ng plastic. Ah, doon kayo nagtrabaho. Nagkasakit nga po ako doon ng diabetes at saka TB. Pero yung TB po, nagamot na.
Nagamanda yung TV. Para kung nakikipag-siso sa kamatayan ng blood sugar ba? Opo. Ayun po, kumusta naman po kayo? Ayos pa naman po. Nakain pa naman po ng 3 beses. Kanilang bahay ito tayo, natinahan mo dito? Sa akin po ito, pagawa akin po ito. Ha? Pagawa ko po ito. Kaya lang itong bahay na ito? Itong lote po na ito, hindi akin. Ah, yung lote po hindi sa iyo? Hindi sa akin. Sabi ni Kuya Rob, gusto mo bang ipagawa ko ito? Sabi ko po, wag na po kasi yung lote po hindi akin. Ah, hindi mo ito lote? Wala ka tayo naipon nung nasa abroad kayo. Isipin mo matagal, 21 years kina sa abroad, wala kayo naipon po. Na-dispatcha po nung wala na akong kinikita, puro out na yung pera ko. Mm-hmm. Bumili po ako ng lote sa Quezon City, na-dispatcha din po dahil wala nang napagkukunan ng pangkain. Paggastos mo. Mm. Mm-hmm. Dito nga, buti nga may nagambigay-bigay. Ngayon po, wala kayong pinagkakabalahan na para kumita kayo? Meron po akong kalabaw. Pag mo nakakahilada, nakakakuha po ng pangkain-kain man lang. Bihira naman yung ngayon? Bihira naman po, magkano man lang ang hilada. Mm-hmm. Nakaka-200 pambili ng 2 kilong bigas. Mm-hmm. Hindi man araw-araw? Hindi man po araw-araw nakakahilada pa. Kaya hirap na rin po akong makipag-hiladaan. Mm. Ilan taon na po kayo ngayon? 59 po. 59, masenyor na po kayo. Isang taon na lang po. Oo. So ito yung bahay mo ngayon na lupa pati tayo. Lupa, hindi simentado. Dalawang super type po nang dumaan, nakatayo pa rin. Itong bahay mo, no? Mm. Matatag ang pagkatayo nitong bahay mo. Diyan na lang po ako natakbo dati sa mga kapitbahay pag malakas ang hangin. Mm. Wala kang kasama dito, ikaw lang mag-isa. Wala po. Ipotin natin yung mga kaibigan, yung kanyang bahay. So maliit lang po yung bahay ni Tatay Libay. Parang bahay ate. Mm. Ito po. Siya nga po, ito po, maliit lang po yung bahay po ni Tatay Libay. Tapos, gawa lang po sa, parang ano ito? Hindi ito gawa sa pawid. Parang ito ay anahaw ito. Anahaw. At, tayo pag umuulan ba, tumutulo tayo dito? Tumutulo pag umuulan? Ito po yung kanyang sitwasyon dito, mga kaibigan. Itatay Libay, talagang hirap din po sa buhay. Wala ka tayo na halimbawa ay ipaayos ito yung bahay mo, wala kang pwedeng pagtirikan ng bahay. Abroad siya ng nasa mahigit 20 taon pero wala din pong nangyari. Tapos yung asawa, nag-asawa pa ng iba. Tara po muna, tinatin yung kanyang lupang tinaturo. Dito daw po yung area na pwede niyang pagtirikan. Napakaswerte talaga si Tatay Libay sa mag-amang matubang. Although, mayroon naman siyang malas sa nangyari sa kanya, hindi naman siguro malas, na taon lang yun na ganun siya. So ngayon, ang sabi kong swerte siya kasi bibilan siya ng lupa at patirikan ng bahay ni Kuya Val Santos Matubang at Kuya Rab. Swerte siya, guys. Swerte siya na meet niya yung mag-amang matubang. Napakaswerte niya. Okay, panoorin natin ulit, guys, ang video na to na naghanap si Kuya Val ng lupa na para sa bahay ni Tatay Libay. Come on, guys. Patirikan ng kanyang maliit na bahay. Sa baba na yon, doon kayo pwedeng magtirik. Okay. Magandang hapon po, Nay. Si Libay pala ay wala pa palang maayos na tirahan. At yung kubo-kubo duman, hindi na lote, hindi pwedeng ipagawa sana namin pa ipaayos ba? Para hindi naman siya mukhang kawawa yung kanyang sitwasyon. Sa kaya sa pwede na magtiri kaya kahit maliit na ano lang, kuya.
At malulit ka kung pre. Meron dito na pwedeng pagtirikan na makabili ng konting ano lang kung magkano ang halaga na ano na siya na maayos na pasimento namin. Kahit yung kalahati, kalahati ay ano. At pili yan dyan. Video, sa saan ano dito po yan? Saan dyan? Saan kuya dyan? Pwede yun kayo malaman kung saan party? Dito tayo mga kaibigan. Mahalin ka na sa ano mo? Garosalat. Dupa mo ito kuya, itong lugar na ito? Ha? Pero okay naman ano? Walang problema. Dito tayo mga kaibigan para sa din magandang tirahan. Tayo. Samahan niyo po kami dito. Tayo. Sulong-sulo siya dyan. Sulong-sulo siya. Saan siya? Saan siya pwede kuya dyan? So, hindi kaya mababa dito ang lugar? Ay, mababa nga. Pero, hindi ka nang matit. Hindi ka tao nito. Kapagka nabusog, baga ang bakulang tubig. Once in a year lang ito. Ha? Once in a year lang nabaha. Ah. Ito ka sa harap. Saan? Ito. Ito. Alindir. Puputulin itong punong ito. Opo. Puputulin. Okay. Mga ilang square meter kaya ang pwedeng tatay? Mga 8 by 10 lang. 8 by 10. Hindi na yan tatambakan ng ano lupa. Tatambakan. Saan kukuha ng lupa pang tambak dyan? Sa amyang pundo. Ha? Sa amyang lupang marami dyan? Pundo. Saan kukuha? Maghahapot pa. Kung galing dito ang lupa, ilasabon dyan? Daan ito. Saan? So saan siya pwedeng maglagay dyan na mismo sa tapat ng ano? Kundi dito na lang ano, dito? Pwede dito? Dito. Diyan sa may ano, puno. Ay, may iwasan man. Puputulin po yan. Puputulin yan, puno. Oo, puputulin yan. Ano tayo dito ka? Ay, kung ipagkakaloob po ng kuwan. Magkano kaya tayo kung sakaling... Ang kuwan dyan, dito ang biril dilihan. Huwag na yung halagang 30 mil. Yung kung ano lang? Mga tago, isang libuhin lang. Saan dito tayo kasi dito sa titira? Oh, ito po ay mga senior na ito. Mahanap ako ng papagawa ng harong niya. Pero ano lang, hindi pa man talit agad ngayon. At siyempre may ipapa ako ng unahin ko yung kay remark dyan. Ito, binili na ito sa akin. Saan dyan? Ito, binili na ito. Ito may bakod? Dito. So saan siya pwede magtirik dito na? Dito na. Okay. Yan, daan yan. Daan yan pa. Daan ito, no? Daan ito. Daan yan. Magkano ang halaga yung ano yung 8 by 10? 8 by 10 tapos ang papabahay mo. Gaano lang kalaki? So for this lang ani, tanganin kasya naman na ako bumuno. Gaano kalaki yung 8 by 10? Baka sobrang liit naman yun. Kasi yung ganito ko ya, ayan oh, ayan. Ito. Ayan, ganyan, 8 by 10. Ito, ayan. Ito. Ito. Oh, pwede na yan sa kanya. Pito-pitong ano yan? Pito-pitong yero? 14? 14, ganyan ang bahay ko. Ano yan? 14 din yan? 14 yero lang. Kaya 12, size lang. Isa lang na mag-isa. 12, o. Oh. Ganun lang. Ate Guya, ha? Mag-ibo mo lang kanyang kwarta. Tay! At least may pag-asa tayo. Okay na yung 20 mil. So yan po, at least eh... Kausap natin yung lupa, yung may-ari. Siya pala dyan ang may-ari. 20 mil po ang hinihingi po sa atin para ito si tatay
ay magkabahid. Salamat po. Please subscribe my YouTube channel, Val Santos Matubang. At kay Kalinga Prab. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Mga kaibigan. Okay guys, napanood natin yung whole video. Happy na rin ako. Nakakita na si Kuya Val Santos Matubang ng lupa para sa kay Tatay Libay. Sundan natin kung kailan magawa yung bahay ni Tatay Libay sa pangatlo kong reaction video. Please support Kuya Val Santos Matubang, Kuya Rab, Ate Inda Vlogs, and sa akin din guys, Fishery TV Channel, and yung team ko na Kakeos, please support us all. Kalinga Partners as well. Okay guys, bye! God bless! Spread love! Para walang awayan. Bye!